Maraming salamat mga kapatid sa pagsama ninyo dito sa amin sa Daily Habit Channel. Ito ang sinasabi na ating tarot cards at oracle cards para sa July 12, 2020, Linggo, para sa pag-ibig, sa pinansyal at sa ating kapakanan. Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Abangan ang aming special shoutouts at pagbati sa dulo ng ating video. Pinapaalala po natin na ganuman po kahaba ang ating mga videos ay maglalagay po tayo ng timestamps sa ating description box at sa unang pinned comment sa ating comment section para naman po sa ganun ay mapuntahan nyo po kaagad ang basa sa inyong horoscope matapos nyo po mapakinggan ang general manifestation cards natin for the day. Pinapaalala lang din po natin na ang basa sa mga baraha ay pawang gabay lamang po. Nasa sa atin pa rin ang pagdidesisyon kung kinakailangan natin ng tulong para sa ating physical, mental o spiritual na aspeto ng ating mga buhay ay meron po mga espesyalistang handang tumulong para sa atin. At kung kinakailangan na po natin ng ultimate na gabay ay nandyan po ang ating puomi kapal upang tayo ay kanyang tulungan. So simulan po natin sa pagbabasa ng tarot cards para sa pangkalahatan sa pamamagitan ng pagbunot ng tatlong baraha na magsisilbing general manifestation cards natin for the day. Pagkatapos po ay bubunot naman tayo ng isang tarot card at ng isang oracle card para sa bawat isang zodiac at ire-relate po natin yon sa general manifestation cards. Yun naman po ang magsisilbing base sa kanilang horoscope sa araw ng Linggo. So tara, samahan niyo po kami sa pagtuklas ng mga barahang gagabay para sa ating araw ng Linggo. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ugaliin pa rin po nating panatilihing malinis ang ating katawan at ang ating kapaligiran. Siguraduhin tayo ay magsusuot palagi ng maskara ng maayos kapag tayo ay lumalabas at matuto tayong dumistansya. Dahil nandyan pa rin po ang banta ng pandemya, kaya iba yung ingat pa rin, mga kapatid, mga kaibigan. Muli po, kami ay nagpapasalamat ng taus-puso sa lahat ng nanonood sa aming programa. Kung naibigan nyo po ito at hindi pa po kayo nakasubscribe, ay subscribe lang po kayo. Tapos po ay pindutin nyo na rin po yung bell button para naman po sa ganon ay notified kayo kapag may mga bago kaming upload. Kung may mga suggestions naman po kayo kung paano pa po namin mas mapapaganda ang pagbibigay sa inyo ng gabay sa pangaraw-araw, ay i-comment nyo lang po sa ating comment section para naman po sa ganun ay mas ma-improve pa po namin ang service delivery namin. Tapos po, sa mga gusto ng personal reading, kung maaari lang po ay i-message po kami sa Daily Habit Facebook fanpage namin. So pakihanap na lang po yan, Daily Habit. Tapos message nyo lang po kami kung gusto nyo po magpa-appointment. Maraming salamat po. So tingnan po natin kung ano ang mga barahang gagabay para sa ating araw ng Linggo. So ang unang baraha po para sa ating araw ng Linggo ay ang upright position ng 3 of Cups na kung saan may nakikita tayong mga pagdiriwang. It calls for a celebration. Ito ay nagpapakita ng unang progreso ng ating mga iniisip, mga binabalak natin. So pinapakita nito ang ating desires or mga kagustuhan. Maaaring may patungkol din sa mga nangyari sa nakaraan, mga memories natin. Pero mas nakikita natin ngayon celebration na to ay more of sa ating immediate family or yung talagang malapit sa atin. So merong mga pagdiriwang tayong ipagbubunyi or gagawin ngayong araw ng Linggo or sa mga susunod na mga araw. So tingnan pa po natin. Ang pangalawang baraha para sa ating araw ng Linggo ay ang nakabaliktad na The Empress card na kung saan nakikita natin na mukhang tayo man ay magsasaya or ang mga tao sa paligid natin ay magsasaya pero parang tayo naman ay malulungkot
or yung mga tao sa paligid natin ay may malulungkot. May isang malapit sa atin, maaari na siya ay malulungkot or hindi, parang hindi siya kabilang dito sa celebration na to. So, ano kaya ang dahilan? Meron bang pag-aaway? Meron bang di pagkakaunawaan? Meron bang alitan? So, tingnan pa po natin kung ano pa po ang barahang gagabay para sa ating araw ng Linggo. Ang pangatlong baraha po para sa araw ng Linggo ay ang nakabaliktad na King of Pentacles, na kung saan parang nakikita natin na may isang tao, okay, wala siyang sexualidad. Maaring ito'y tumukoy, lalaki man or babae, na nakikita natin siya yung tipo ng taong siya yung may parang last say, siya yung kung merong kang lalapitan patungkol sa problema mo, patungkol sa pera or sa pananalapi, siya yung taong yon. Ito ay maaaring tumukoy sa may-ari ng bahay. Kung kayo ay rumirenta, maaaring ito ay tumukoy sa inyong boss. Okay, bilang siya yung mas nakakaangat sa inyong trabaho. O kaya kung kayo ay sa pamilya lang ang sentro natin, ito ay maaaring tumukoy sa breadwinner ng inyong family. So sumatotal mga kapatid, mga kaibigan, na merong tayong nakikitang celebration, merong pagdidiwang ng mga tao sa paligid. Maaaring kayo ang nagdidiwang din mga kapatid, mga kaibigan. Ngunit merong mga taong hindi natutuwa dito, parang hindi sila nagagalak sa kung kayo man ang nagse-celebrate, parang sila ay hindi. Either dahil meron silang nakagalit, meron silang mga di pagkakaunawaan. So ito nakikita natin, no? Isang babae, okay? Maaring ikaw ito, kapatid, kaibigan, o kaya ay talagang malapit sa iyo, maaring nanay mo, or isang respetadong babae sa iyong buhay. Or again, pwedeng sa iyo ito patungkol, kapatid. Okay? Tapos makakaaway niya, makakagalit niya, makakasagutan, or parang may hinihinging pabor itong taong ito mula dito sa mas taong nasa posisyon, or siya yung again breadwinner ng family, o kaya siya yung boss sa isang kumpanya, o kaya ay siya yung nilalapitan natin kapag tayo ay may kailangan patungkol, lalo na sa aspeto ng pananalapi, ng resources katulad ng oras, ng proper scheduling. Okay, so yan yung nakikita natin, eh. So itong dalawa ay magkakaroon ng di pagkakaunawaan, pero merong mga taong magdidiwang, or it would still be a good day for a celebration. Okay, so siguro binibilinan tayo mga kapatid, mga kaibigan ngayon, na kung meron mang mga alitan na nagbabadya, ay pareho tayong maging mapagkumbaba. Siguro wag na natin paabutin sa isang mas malalim na pagsasagutan. Okay, so dahil itong araw ay dapat sineselebrate, itong araw ay dapat more of mga pagdidiwang, more of naka-focus sa pagmamahal sa pamilya, more on naka-focus sa ano yung mga gusto nating ma-achieve sa buhay natin, okay, bilang simbolismo ng cups. Okay, so yan ang mga barahang nagpakita para sa ating general manifestation cards ngayon mga kapatid, mga kaibigan. Dumako naman po tayo sa pagbunot ng isang tarot card at ng isang oracle card para sa bawat isang zodiac. Unahin po muna natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Aries. Aries, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaliktad na Knight of Wands. At ang
oracle card po na nagpakita ay she is star, boundaries. Sabi po, love yourself enough to say no to others. No to others' demands on your time and energy. Okay. Sinasabi, kapatid na Aries, sa inyo na meron mang mga pagdidiwang sa ating paligid. Kung magkakaroon lang tayo ng problema, ito marahil ang sinasabi ng baraha para sa iyo. Okay. Ang nakikita kasi natin sa nakabaligtad na Knight of Wands ay parang masyado tayong tutok sa ambisyon natin sa ating trabaho at parang ayaw natin sumama dito sa selebrasyon na to. Pero dahil sa hindi natin pagsama, okay, maaari nagkakaroon tayo ng di pagkakaunawaan sa mga tao na kapaligid sa atin. Parang iniisip niya, ano ba naman tong taong ito? Masyado namang workaholic, masyado namang tutok sa kanyang ginagawa. So siguro binibilin, kapatid na Aries, na medyo easy-easy lang, no? So kung kinakailangan na makipag-celebrate naman tayo sa iba, ay gawin natin. Huwag naman yung masyadong sarado ng ating mga isip at nakatutok lang talaga tayo sa trabaho natin. Pero sinasabi rin ng ating oracle card na kailangan ay matuto din tayong magsabi ng no. So medyo opposing sila, no? Pero siguro ang mas nakikita kasi natin, kapatid na Aries, ay tama naman na matuto tayong magsabi ng no sa mga nakapaligid sa atin. Okay? Kasi baka mamaya nasosobrahan naman tayo sa kakabigay ng oras sa kanila or kakaspend ng oras sa mga kaibigan natin or sa mga katrabaho natin at nawawala na tayo ng oras sa ating sariling ambisyon o kaya sa ating pamilya. Pero at the same time, sinasabi ng nakabaligtad na Knight of Wands na kailangan naman ay tayo ay lumabas. Okay? Tayo ay makihalubilo. Huwag tayong masyadong tutok sa ating mga trabaho or sa ating mga ambisyon. So, siguro ang parang nakikita ko ay kailangan magkaroon ka ng balanse sa dalawa. Okay? Too much of something is disastrous. So, ibig sabihin, no, huwag kang masyadong tumutok sa pagsama sa mga ating kaibigan, katrabaho or what, okay, to the point na nawawalan ka naman ng oras or tutok or focus sa iyong trabaho, sa iyong ambisyon. Sinasabi din naman na huwag ka rin naman masyadong tumutok sa iyong trabaho kasi baka mamaya yun na nga nawawalan ka naman ng oras para sa pakikisalamuha, socialization sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan. So, balansihin mo lang daw, kapatid na Aries. Yan ang bilin sa iyo ng ating mga baraha. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 8, 14, at 73. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Taurus. Eh, pagpasensyahan niyo na po ang mga tumatalo na baraha. Taurus, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaligtad na Nine of Wands. At ang oracle card po na nagpakita ay si Athena, Inner Wisdom. Sabi po, you know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. So tamang-tama, kapatid na Taurus, no? Kasi ang Nine of Wands sa kanyang nakabaligtad na posisyon ay sinasabi na kailangan ay gumawa talaga tayo ng mga hakbang. Kung gusto nating maabot ang ating mga pangarap, ang ating ambisyon sa buhay, then kailangan ay humanap tayo ng solid ground kung saan natin ilalagak ang ating mga sarili. So tamang-tama na ang sabi din ng ating oracle card para sa inyo mga kapatid na Taurus ay kailangan daw ay pakinggan natin ang inner wisdom natin. Okay? So siguraduhin daw natin
na tayo ay tutok sa ating mga ginagawa, sa ating mga ambisyon. So siguro para sa iyo, kapatid na Taurus, ang nababasa natin ay huwag naman daw masobrahan sana sa pagwawalwal or sa pagse-celebrate, kasi baka mamaya yun na nga, nauubos lang ang ating pera, ating salapi. Okay? King of Pentacles sa kanya nakabaligtad na posisyon. So maaari ang nakikita ko, kapatid na Taurus, baka mamaya nawawalan ng balanse, nawawala sa tamang paggastos or paghawak ng mga resources or ng pera pananalapi dahil sa kakagimik o kaya ay kakainom. Okay? So make sure na mas tumutok daw tayo sa pag-abot ng ating mga ambisyon sa ating mga trabaho. Okay? Pakinggan mo, alam mo naman daw ang tama sa hindi. Okay? Kaya naman siguro baka may nagbabadya na makakaaway ka, makakagalit ka, maaaring magrepresenta ito ng iyong kapareha. Might it be lalaki o babae. Okay? Isama na natin ang mga LGBTQ+ natin. Wala naman po kasing sexualidad ang ating mga baraha. Yan din naman yung nakikita natin. Wala tayong nakikitang sexuality sa ngayon. So, yon kapatid na Taurus. Kailangan ay siguraduhin mo na makikinig ka dahil alam mo naman ang mga kailangan mong gawin. So, kung gusto mo talagang ma-improve ang inyong estado sa inyong trabaho, sa career, sa ambisyon mo ay maabot mo, okay, make sure na itanim mo ng maayos sa solid ground ang mga wants mo or mga tungkod mo. Okay? Only then siguro doon ka talaga pwedeng mag-celebrate. Okay? So wag masyado, hinay-hinay lang kapatid na Taurus. Yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 26, 28, at 60. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Gemini. Gemini, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaligtad na The Devil card. At ang oracle card po ninyo for the day, Gemini, I see Bridget, don't back down. Sabi po, stand up for what you believe is right. So akmang-akma kapatid na Gemini sa nakapaligtad na ating Devil card na kung saan ay talagang pangatawanan mo daw kung ano ang iyong nasa sa isip, nasa sa puso, kung ano ang sa tingin mo ay tama. Huwag kang basta-bastang bumigay, huwag kang basta-bastang mag-back down or umatras, kapatid na Gemini. Kasi yan ang sinisimbolo naman ng The Devil card sa kanyang nakabaligtad na posisyon, na kung saan ay kung ang naiisip natin ay tayo ay nakagapos either sa mga taong sumusuporta sa atin. Okay? So yan yung nakikita natin sa'yo, kapatid na Gemini. So kung may taong sumusuporta sa'yo, sa either sa pag-aaral mo o kaya financially well supported ka, maaring magulang or what, sinasabi na kung meron ka namang punto sa ipinaglalaban mo ay huwag kang umatras. Huwag mong isipin na porket sila ba ang nagpapasok ng pera ay ganun na lang, na sila na lang palagi ang tama. Okay. Hindi naman sinasabi na makipag-away ka dito sa taong ito. Hindi naman sinasabi na siraan nyo ang isa't isa or what. Ang sinasabi ay kailangan siguro ay mas ipaintindi mo sa kanila. Siguro yung approach natin, medyo baguhin natin. Huwag masyadong maangas din, lalo na kung alam mo namang ikaw ang nasa tama. Walang angas dapat or walang yabang nakasama. Okay? So, parang ganun yung nakababasa natin sa iyo, kapatid na Gemini. And ultimately, kung okay naman ang relasyon ng natin sa mga taong sumusuporta sa atin, or kung tayo man yung sumusuporta, okay, yung sinusuportahan natin, make sure ay hindi naman tayo nauuwi sa pagsumbat sa kanila na
oh, bakit? Ako naman na nagbabayad ng ganito. Ako naman na bumili ng ganyan. Huwag ganun. Okay? So, tanggalin natin yun sa ating puso at isipan. Kasi, you know, sinasabi ng ating mga baraha, kapatid na Gemini, happy lang. Okay? Happy lang ang pagsasamahan natin. Huwag ka masyadong ma-pressure, but at the same time, huwag ka rin masyadong mang-pressure. Okay? So, yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha, kapatid na Gemini. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 37, 68, at 72. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Cancer. Cancer, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang upright position ng 7 of Wands. At ang oracle card po ninyo na nagpakita ay si Conventina, Purification. Sabi po, it is time for a cleansing, detoxification of your body and mind. Okay, Cancer, meron ba mga gumugulo sa isip mo na parang, yun na nga, parang ang nakikita kasi natin ay, parang na, alam mo yun, parang ikaw na lang palagi or parang ang iniisip mo ba, kapatid na Cancer, ay nasa'yo binibigay lahat ang responsibilidad to the point na parang it's you against the world. Okay? Parang ganun ba yung pakiramdam natin, kapatid na Cancer? Kasi, kita mo, sa Seven of Wands, okay, pinapakita na parang dinedepensahan mo ang sarili mo sa iba pang mga tungkod na gustong humataw sa'yo siguro, no? So, kaya ginagamit mo yung isa para labanan sila. Okay. So, parang ganun yung pakiramdam natin, kapatid na Cancer, ngayon siguro. Okay? Yan yung nababasa natin sa mga pinapakita ng baraha. Okay? Ngayon, kung ganito ang pakiramdam natin, kapatid na Cancer, ang sabi naman ng oracle card, alam mo, tanggalin mo yan. Okay? Huwag yan ang isaisip mo. Bakit? Kasi mukhang ikaw lang nag-iisip yan eh. Okay? Mukhang, oo, ikaw man ang breadwinner ng family, ikaw man ang sumusuporta sa kanila, or ikaw man ang inatasan na, na kung saan ay magpasok ng pera para sa pamilya, or ikaw ang mag-manage ng business perhaps, or ikaw ang mas nakakaisip ng mga pamamaraan kung papaano magkakaroon ng kakainin sa pang-araw-araw ang iyong pamilya. Kaya lang parang itong may taong malapit sa iyo, maaaring kapamilya mo, kaya close friend mo, na parang para sa kanya ay hindi pa sapat yung mga ginagawa mo. Okay, kaya naman siguro nakakaramdam tayo ng ganong pakiramdam. Yung parang na-burn out tayo, na parang ikaw na lang palagi. Okay. Siguro yun ang binibilin sa'yo, kapatid na Cancer, na easy lang. Okay? Tanggalin mo yan sa isip mo. And once na maklarify mo yan sa iyong isip, sa iyong puso, wala yung ganong bigat, okay? Then definitely, achievement ng emotions, achievement ng relasyon. So mas mag-i-improve ang relationship natin sa ating mga pamilya. Siguro kailangan lang ng konting usap lang, kapatid na Cancer. Okay? So yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha, kapatid na Cancer. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 16, 31, at 45. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Leo. Leo, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaliktad na the Death card. At ang inyong oracle card for today, kapatid na Leo, ay si Vesta, home. Sabi po, your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants.
Okay, kapatid na Leo, akmang-akma. Kasi ang death card ay nagpapakita at sumisimbolo sa pagbabago. So kung meron tayo mga iniisip na pagbabago, pag-move on, okay, either a change of address, parang lilipat ba tayo ng bahay, uuwi sa probinsya, o kaya ay mag-iiba ng trabaho, okay? Parang nakikita naman natin na mas magiging masaya ka doon, okay? So kung may mga bumabagabag sa'yo sa nakaraan, mukhang ngayon ay araw na kung saan ay kailangan isolidify mo na yung mga iniisip mo na pag-move on, okay? Para naman sa ganun ay okay ang it would call for a celebration. Okay, maganda yung pangitain natin para dyan sa pag-move na yan. Although, baka mamaya, ang iniisip natin, syempre, ay gastos and all that. Pero, beyond the gastos, siguro, mas doon na lang tayo mag-side sa papanatag naman ng loob natin. Kesa naman ipilit natin na kung saan ay nagkakaroon lalo lang tayo ng friction sa mahal natin sa buhay, ay then, baguhin natin ang kailangan baguhin. So, maaaring tumungkol sa pagbago natin ng ating trabaho or ng career, paglipat ng bahay or ng inuupahan natin, o kaya ay paglipat ng city or ng syudad kung saan tayo tumitira. Okay? So, yan yung nababasa nating vibrations dito sa ating mga baraha. Okay? So, yan ang bilin sa yon ng ating mga baraha, kapatid Leo, at ang lucky numbers po for today ay the numbers 4, 21, at 66. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Virgo. Virgo, para po sa inyo, ang tarot card na magpakita ay ang upright position ng the Temperance card. At ang inyong oracle card po for today ay ito po, si Bast, Independent. Sabi po, your independence is a foundation of your strength and success. So, dalawa nakikita natin, kapatid na Virgo. Una sa lahat, okay, binibilinan ka na kung tayo man ay nawawalan ng pasensya sa taong tinuturing nating breadwinner sa ating pamilya, sa taong napakalapit sa atin, katulad ng kapareha or best friend, magulang, kapatid, okay? Sinasabi na pahabain mo ang iyong pasensya at mukhang mapapasayo naman ang paghaba ng pasensya na ito, okay? Siguro pagtitimpian mo ang mga nangyayari sa iyo or sa yung mga di pagkakaunawaan ninyo, okay, mapagtitimpian mo. And ultimately, maganda naman na didulot nito. Mas may enrich ninyo ang inyong relationship. Siguro, talk things over. Pag-usapan ninyo ng maayos, ng hindi nagka-clash, para naman sa ganon ay magiging okay ang lahat. So, binibilin lang sa iyo, kapatid na Virgo, na pahabain mo ang iyong pasensya kung sakasakaling kailangan nyo mag-usap. Alright? Pagdating naman sa ating oracle card, okay? So, sinasabi ang pagiging independence daw ang pundasyon ng ating kalakasan at ng ating success. Okay? So, yes, sinasabi na pagpasensyahan mo ang anumang alitan na namumuo or nagbabadya sa inyong dalawa. But at the same time, okay, siguro ngayon binibilin sa'yo, kapatid na Virgo, na huwag din naman kasi tayong umasa. Huwag din tayo masyadong umasa dito sa taong nagdadala or nagpapasok ng pera sa ating mga buhay or sa ating mga pamilya. Okay? So siguro gumawa ka rin daw ng paraan kung paano ka kumita on your own. Para naman sa ganun ay hindi ka hingi ng hingi o kaya ay parang hindi ka naman masyado doon na lang nakasalalay palagi. Okay? So kung ano't ano man, hopefully ay ikaw ay mas maging pasensyoso, kapatid na Virgo, hindi lamang ngayong araw kundi sa mga susunod pa. At make sure na umiisip ka rin ng pamamaraan kung paano kumita ng pera on your own, kapatid na Virgo. Yan ang basa ng ating mga baraha para sa inyo.
At ang lucky numbers po for today ay the numbers 38, 48, at 65. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Libra. Libra, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaliktad na Ace of Wands. At ang inyong tarot card for, oracle card for the day ay Abundandia. Okay? Prosperity. Sabi po, the universe is pouring its abundance out to you. Be open to receive it. Okay. So, Libra, binibilinan ka ng ating oracle card na may paparating. Kaya naman, tanggapin mo to ng buong buo. Kasi, pagdating naman sa iyong tarot card, kapatid na Libra, ang sinasabi ay mukhang mapapalagpas mo ito. Itong oportunidad na kakatok. Okay? Bakit kaya? Ano ba itong kakatok na bagong, bagong opportunity para sa'yo. So, kung ano man ito, okay, siguro kakaisip kung mas malaki ba ang kitaan, kung mas masaya ba ang mararamdaman mo, mas magkakaroon ka ba ng oras sa iyong pamilya, kakaisip ng mga bagay na yon ay baka mawalan ka ng oras, okay? So, baka mapalagpas itong opportunity na to. Kaya naman, kapatid, hindi naman sinasabing mag-desisyon ka na ng bara-bara. No. Kailangan pag-isipan mo pa rin. Pero, wag mo masyadong, ngayon siguro yung panahon na don't take too much time sa kakaisip. Kasi baka mapalagpas mo siya. May darating, sabi nga ng ating oracle card, pero ang nakikita natin sa Ace of Wands sa kanyang nakabaliktad na posisyon ay baka mapalagpas mo. Okay? So, ngayon pa lang, binibili na sa'yo yan para naman hindi mo na mapalagpas. Pag-isipan mo mabuti. At kapag hindi mo yan napalagpas, happy. Okay? Happiness ang paparating sa iyo at sa iyong pamilya. Yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha, kapatid na Libra. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 1, 27, at 67. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Scorpio. Scorpio, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaliktad na Ace of Pentacles. At ang oracle card niya po for today, kapatid na Scorpio, ay si Matt, Fairness. Sabi po, this situation will be handled in a fair and just manner. Okay. Kapatid na Scorpio, huwag iisipin na unfair ang mundo. Huwag iisipin na baka siya ay mas kumikita or bakit siya mas kumikita ng mas mataas kaysa sa akin. Lahat tayo ay naapektuhan ng pandemya. Lahat tayo ay naapektuhan ang pinagkukunan natin. Maaring wala na tayong mga trabaho ngayon, maaring iba na ang trabaho natin ngayon. Okay? So kung ano man, kapatid na Scorpio, pinapakita ng ating tarot card sa iyo na merong pagkukunan, merong bagong prospect ka sa pagkukunan mo ng pera sa lapi. Or any kind of resource, okay? Andyan yung oportunidad, pero kung ito ay hindi natin gagawin ng tama, kung ito ay hindi natin parang hindi masyadong papansinin at para pang alam mo yun, isasantabi lang natin, hindi natin bibigyan ng tuon, okay? May etsapuera lang, okay? So kumbaga parang sasayangin lang natin kung hindi natin ito tututukan. Kaya naman, kapatid na Scorpio, pagka may dumating na, okay, make sure na maging fair ka naman. Parang binigyan ka ng panibagong opportunity ng malapit sa'yo
okay, or maaring close friend mo, o kaya ng boss mo, parang binigyan ka ng panibagong project, maging fair ka naman, okay? Maging fair ka sa paggawa ng trabahong ibinigay sa'yo, sa paggawa doon sa bagong mong trabaho, kung ikaw man ay lumipat or humanap ng ibang trabaho. So, maging fair ka, okay? Ibigay mo pa rin ang 100% ng inyong kalakasan, ng inyong katalunuhan, at ng inyong oras, okay? So, huwag kang pabanjing-banjing lang. Yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha, kapatid na Scorpio. At ang lucky numbers niyo po for today ay the numbers 12, 42, at 75. Isa na naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Sagittarius. Sagittarius, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaliktad na Ace of Cups. Magkakasunod ang ating mga aces. At ang oracle card po ninyo na nagpakita ay ito po, si Kali, Endings and Beginnings. The old must be released so that the new one can enter. So tamang-tama, kapatid na Sagittarius, kasi ang mga aces ay sumisimbolo sa panibago or sa bagong simula. Kaya lang, kapatid na Sagittarius, parang ang nakikita natin is more of letting go. Parang may gustong bumalik sa'yo or sa iyong buhay. Maaaring ito ba si ex? Or parang kakilala mo na siya dati at ngayon ay bumabalik siya sa buhay mo. Hindi naman sinasabing siya ay manggugulo. Pero parang sinasabi ng baraha na medyo distansya na, kapatid. Okay? Kung ito ay something na ex or dating pag-ibig, well, sabi ng baraha, no, wag na, tapusin mo na nakaraan. Okay? Dapat tuldukan na. So, kailangan siguro ay closure na lang. Okay? Wag na nating i-rekindle yung past. Kasi kapag ginawa natin yun, ay baka magkaroon na naman ng spark or whatever. Okay? Pero parang yun nga eh. Ang nakikita natin, kapatid na Sagittarius, is parang hindi. Parang hindi kayo sa isa't isa. Kasi parang away-bate. Parang ganun lang yun na nangyayari. Okay? So parang dalawang araw, okay kayo. Tapos maya-maya, hindi na. Okay? Palagi kayong yung isa, tutok sa pamilya, tutok sa pagmamahal or masyadong atensyon na binibigay, pero parang itong tao naman na isa ay mas tutok sa trabaho, mas tutok sa kanyang ambisyon sa buhay and all that. Okay? So hindi kayo, parang hindi pa ngayon yung panahon. Kung kayo man talaga for good, then so be it. Pero parang sinasabi ng baraha, not yet. Okay? Wag muna. So yan ay kung merong nakikipagbalikan sa inyo. Okay? So kung wala, and then it's just more of just a reminder na kung meron mang mga dapat tapusin ay tapusin na, huwag na silang balikan at tayo ay mag-move on. Okay? Nasayang na eh. Okay? Nasira na yung tiwala, nasira na yung pagtitingin na natin. Okay? So kung maaaring tumukoy ito sa business partner or sa someone na malapit sa atin, na kung saan ay parang hindi tayo ginawa na maganda or may nangyari na hindi natin masyado nagustuhan, then sinasabi, tapusin na natin yon. Okay? Huwag na. Hindi siguro yun yung karapat-dapat na maging business partner natin. Hindi siguro yun yung karapat-dapat na, alam mo yun, okay silang kaibigan pero hindi sila pwedeng maging kasosyo or kasama sa negosyo. Okay? So, yun. Just make sure na ano pa rin yung friendship, ano pa rin yung pagtitinginan nyo sa isa't isa as magkaibigan, no? Pwede naman pa rin maging close, okay? Pwede naman maging happy-happy pa rin, pero in a deeper level, hindi na siguro. Okay? Yan ang bilin sa'yo ng ating mga baraha, kapatid Sagittarius. Yan ang nabasa natin, at ang lucky numbers report for today ay the numbers 10, 49, at 74. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Capricorn.
Capricorn, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaliktad na Five of Swords. At ang inyong oracle card ay si Green Tara. Start delegating. Ask others, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. Kapatid na Capricorn, oh, tamang-tama yung bilin sa'yo. Okay? Masyado mong sinosolo ang mga responsibilidad. Masyado mong sinosolo ang pagpaplano, ang paggawa ng mga ng strategies or ng strategiya, yung pag-i-implement even, okay? So parang masyado mong sinosolo, ayaw mong ibigay sa iba, okay? Kaya naman nagkakanda problema, okay? Hindi naman sinasabi na hindi ka kasi magaling. Ang sinasabi lang ay okay? Kinakailangan ay humingi din tayo ng tulong sa mga nakapaligid sa atin. Okay? Huwag yung puro ikaw. Kasi baka mamaya, kakagawa mo ng mga bagay ng ikaw lang, paano kapag ikaw yung nagkasakit, sabihin na natin, nag-absent, or may kinakailang asikasuhin na iba, paano yun? Matitigil na lang din yung proyekto na ginagawa natin or yung mga dapat natin tutukan. So, sinasabi ng ating oracle card at ng ating tarot card para sa iyo, kapatid na Capricorn, ang pagde-delegate or ang pagbabahagi ng mga responsibilidad sa mga tao na kapaligid sa atin. Hindi mo kailangang sarilinin ang mga bagay na ito. Okay? So kung meron man mga patungkol sa mga di pagkakaunawaan, okay? Baka doon kasi humahantong ang mga bagay dahil nga masyado mong sinosolo. Parang feeling mo ikaw ang pinakamagaling sa larangan ng mga bagay. Okay? Kaya lang, yun na nga. Okay? Meron namang isang tao na ang tingin din sa'yo ay hindi ka naman dun ganung kagaling. At kadalasan, no, nagsisiraan lang kayo or nagka-clash kayo. Okay? So, make sure na i-delegate mo rin naman, ibahagi mo sa iba yung mga kailangan gawin. Para naman, hindi ka napapagod din on you, para sa sarili mo. Okay? So, make sure na happy-happy lang tayo sa ating mga katrabaho, sa ating mga kasosyo sa negosyo, sa ating mga pamilya. Okay? So, happy-happy lang. Okay? So, make sure na kailangan i-delegate natin yun. Hindi naman ibig sabihin na ibigay mo lang or ibuhos mo lang lahat sa kanila yung responsibilidad that ikaw ay sitting pretty na hindi din. Okay? Kailangan equally divided. Okay? Base sa skill level ng mga tao sa paligid mo, okay? Kailangan ay ibigay mo rin paghati-hatian ninyo yung mga responsibilidad or yung mga bagay na kailangan gawin. Okay? So, yan ang bilin sa'yo, kapatid na Capricorn, ng ating mga baraha. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 15, 30, at 32. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Aquarius. Aquarius, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaliktad na The Hanged Man. At ang oracle card ninyo po for today, let's see. At ang oracle card niyo po for today ay si White Tara, Sensitivity. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationships, environments, situations, and chemicals. Okay. So kapatid na Aquarius, mukhang ikaw ba'y nag-iisip na parang gusto mo nang humanap ng panibagong trabaho, humanap ng panibagong lilipatan, okay? Kasi parang yun yung mga tumatakbo sa isip mo, okay? Parang gusto mo na mag-quit, parang ayaw mo na dun sa trabaho mo ngayon, parang gusto mo nang humanap ng ibang business venture, parang gusto mo nang magtayo na lang ng sarili mong negosyo, kasi parang nahihirapan ka na. Pero it's beyond the hirap eh. Parang ang mas iniisip mo is yung toxicity ng mga tao na nakapaligid sa'yo. Parang napaka-toxic na ng mga ginagawa mo.
parang hindi ka na, wala na yung saya, wala na yung spark dati ng trabaho para sa'yo. Okay? Parang yan yung nakikita natin, Aquarius. At true enough, no, na sinasabi naman na ikaw to eh. Ikaw tong breadwinner ng family ninyo. Okay? At mukhang gusto mo na mag-quit pero parang hindi mo magawa dahil nga ikaw ang tinuturing na breadwinner eh. Okay? So yun yung siguro yung nagiging dilemma mo kaya nagpakita si The Hangman sa kanyang reverse position. Okay? Na parang hirap na hirap ka na talaga sa pag-isip ng solusyon. Alam mo kapatid na Aquarius, kumausap ka ng taong malapit sa iyo. Okay? Pero hindi niyo kailangan magtalo. Siguro ay intindihin niyo pareho ang isa't isa. Lalo na yung malapit, kung may kapareha ka na, asawa or partner, okay? Kausapin niyo ang isa't isa. Pag-usapan niyo mabuti ito kung talagang gusto mo nang lumipat. Kasi alam mo 'yon, kapag masyado nating binottle or masyado nating sinarili yung mga nararamdaman natin, yung parang gusto na lang natin lunukin yung mga sige, okay lang kahit mahirap. Sige lang kahit nasa ibang bansa ako, malayo ako sa pamilya, okay lang kasi dito mas kikita ko naman malaking pera. Pero kung andon sa back of your head na yung agam-agam na gusto mo nang napapagod ka na, gusto mo nang ihinto ang pag-iibang bansa or gusto mo nang mag-iba ng trabaho, then alam nyo, mag-usap lang kayo. Kasi baka mamaya nakikita rin niya naman niya siguro yung effects nung nangyayari sa trabaho mo. Okay? So nakikita rin niya siguro yung hirap mo. Eh pero ikaw dahil 'di ba, knowing you kapatid na Aquarius, eh okay ka lang. Okay, palaging ang sagot mo, okay ka lang. Okay? Ang tendency is siguro yun na yung tumatatak sa mga tao na kapaligid sa iyo na akala nila okay ka talaga, 'di ba? So sinasabi sa iyo ngayon kapatid na Aquarius na i-voice out mo rin yung mga nararamdaman mo para naman sa ganun ay hindi yan nabibuild up. Okay? Kasi kapag nagpatong-patong na yan, yung pakiramdam na yan, alam mo yun, mas mahirap kapag yan ay sumabog. Okay? So kung kinakailangan magpalit ng trabaho, lumipat, umuwi na lang ng Pilipinas, magtayo ng negosyo or whatever, okay? Pag-usapan nyo. Yan ang bilin sa yon ng ating mga baraha, kapatid na Aquarius. At ang lucky numbers po for today ay the numbers 43, 54, at 69. Isunod naman po natin ang tarot card natin para sa ating mga kapatid na Pisces. Pisces, para po sa inyo, ang tarot card po na nagpakita ay ang nakabaliktad na The Hermit card. At ang oracle card niyo po for today ay si Isolt, Undying Love. Sabi po, the love you have shared is eternal regardless of the situation. So kapatid na Pisces, okay? So the love that you shared is eternal. It's an undying love. It's an unconditional love. So bakit ganun na lang ang pag-iisip mo ng hindi maganda sa iyong kapareha? Bakit ganun na lang ang iniisip mo sa mga taong nakapaligid sa iyo? Bakit ganun na lang ikaw mag-isip sa mga malapit sa iyo? Kasi parang dinadoubt mo sila. Okay? Parang hindi mo masyado silang pinagkakatiwalaan. Hindi naman sinasabing totally wala kang tiwala sa mga tao sa paligid mo, Pisces. Ang sinasabi lang ay ang nakikita natin, okay? Parang masyado ka ngayon tutok sa sarili mo to the point na parang masyado kang bilib na naman sa sarili mo. Okay? So parang ito ba ang ego natin na masyado nang tumataas? Okay? Kaya siguro nagpakita ang ating Pisces ay para sabihan ka na medyo kailangan mo rin naman mag-reflect, kapatid na Pisces. Huwag naman din masyadong mayabang. Ikaw maaari ang nagpapasok ng pera. Ikaw maaari ang talagang gumagastos or pinagmumulan ng resources sa inyong pamilya. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay kailangan mo ipamuka sa mga tao na kapaligid sa'yo kung ano yung mga kaya mong gawin. Okay? So,
kapatid na Pisces, sinay-hinay lang. Okay? Huwag masyadong mapagmataas. Okay? Make sure na tayo ay mag-reflect. Tayo ay mag-isip kung bakit ganun na lamang ang, I don't know, kung galit na ba talaga ang nangyayari. Bakit palagi kayo nagka-clash ng mga taong malapit sa'yo. Okay? So, kailangan mo rin mag-reflect. Tingnan mo sa sarili mo kung ano ba talaga? Bakit kaya sila ganun sa akin? Bakit kaya sila madaling magalit? Okay? And by the time na pumasok sa isip mo ang undying love, okay? Mas pangibabawin mo na ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Okay? Then siguro mas mababago mo ang iyong sarili. Mas mai-improve mo ang iyong sarili. Okay? So yan yung nakikita natin. At ultimately pag na-improve mo yan, then happy naman ang lahat. Okay? It will be a call for a celebration, no? Yung mga efforts na ginagawa mo, yes, and then mas lalo ka nilang ma-appreciate, okay? Hindi lang porket ikaw nga yung breadwinner, okay? And appreciate ka na nila, hindi. Parang mas lalalim yung respeto nila sa iyo kasi nga hindi mo pinapamuka, hindi mo nirarub sa kanilang or hindi mo sinasalpak sa mukha nila na oh ay ako nagpapakain sa iyo. Hindi ganoon. Okay? So mas lalalim yung relationship ninyo kapag nangyari 'yon. Okay? So kailangan lang natin ay obserbahan ng ating mga sarili. Tingnan natin kung paano ba tayo nakikita ng ibang tao. Okay? So yan ang bilin sa iyo ng ating mga baraha kapatid na Pisces at ang lucky numbers po for today ay the numbers 51, 63 at 70. So muli po, ito po si Daily Habit na nagsasabi sa atin na ang ating mga baraha ay pawang gabay lamang po natin sa pang-araw-araw. Nasa sa atin pa rin ang pagdedesisyon. Ito po ang inyong tarot, gabay at horoscope para sa araw ng Linggo, July 12, 2020. Kung kayo po ay umabot sa puntong ito ng ating programa, ay malamang ay nag-aantay po kayo ng special shoutouts. Kaya naman, ito po ang mga komento na natanggap natin sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, pagsuporta at panunood. Isang malaking pag-shoutout po para sa inyong lahat. Pero bago ko po muna basahin ang mga nagkomento sa ating comment section, isang happy birthday para sa ating kapatid, kaibigan at kapamilya dito sa Daily Habit na si Francis Olivier Coloma. Bro, happy birthday. Mula po yan dito sa amin sa Daily Habit Channel. So, more birthdays to come at God bless sa'yo. So, ito po ang mga komento. Tayo ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid, kaibigan at kapamilya. Lalong-lalo na po kina Lloyd's Vlog, Joyce Barro, maraming salamat. Raven Sigwa, watching from Quezon City. Thank you so much, Kuya Tech. Mayang Bonif, thank you. Brotherhood 619 TV Channel. Mami Mirna Venyas, maraming salamat po. Thank you, Life of OFWs in Hong Kong. Salamat, Gayem TV. Thank you, Lupin Music. Salamat, Vianatics Official. Thank you, ako si Mang Domeng. Salamat Denden Arts. Salamat kapatid Tol Jason's World. Thank you Cyprus Taurus and Cyprus. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at panonood sa amin Taurus and Cyprus. So watching po siya from Cyprus. Maraming salamat po. Thank you Jomen Crazo. Salamat Kitchen ni Maria. Thank you Shuri's TV. Salamat, Jewels of Gina. Thank you, Japinai Kitchen. Salamat, PE Teacher TV. Thank you, Sophia May Suyat, watching from Canada. Salamat, Annalisa TV. Thank you, Meds National. Salamat, and arigato gozaimasu. Thank you for watching, Sakura Joe, watching from Japan. Salamat, Test DIY and Crafts. Thank you, Marife Ruek Curl. Salamat, Cherry's Family watching from Austria. Salamat, Nida Christina. Maraming salamat po
Sabi nyo nga po, no, salamat sa Gemini reading. God bless po at sana dumami ang subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at pagtitiwala sa paggagabay namin, Ma'am Nida Cristina. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po. Maraming salamat, Marifel Liao. Thank you, Mami Rosalinda Ramilo, watching from Chicago, Illinois. Mag-ingat po kayo palagi, Mami, at God bless po sa inyo. Salamat, Jochow TV. Thank you, Zan Crew Vlog. Salamat, Mara J Collection. Thank you, Ma'am Regine Labastida, watching from Japan. Maraming maraming salamat po, Ma'am Regine Labastida. Thank you so much for watching. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa Japan. At God bless po. Thank you so much for watching, Jenaya Egorota, watching from Baguio. Salamat, Nature Mindfulness AB1. Salamat, Monster TV, Rob MTV. Maraming maraming salamat, Pastillas Kupas, watching, nakalimutan ko po. Thank you so much for watching, Pastillas Kupas. Mag-ingat po kayo palagi kung nasan man po kayo naroon. At God bless po. Maraming salamat, Lola TikTokera, Girly, and JM. Thank you so much, Super Denzel, for watching. Salamat, Emilia, Ma'am Emilia Boholano. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa amin. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo, Ma'am Emilia Boholano. Salamat po. Ma'am Erlinda Sack, watching from Reno, Nevada, USA. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa amin palagi. Mag-ingat po kayo palagi, Ma'am Erlinda, at God bless po sa inyo. Thank you so much, Chairs B Diaries. Salamat, Jess Normington. He's saying na he's a Sagittarius. Sana po he, Jess Normington. Thank you so much for watching. God bless po sa inyo, wherever you are. Thank you po. Salamat, creators of SMG channel, watching from Singapore. Thank you, Kylie Torres Vlog. Salamat, Maricel, Ma'am Maricel Pakilman, watching from Ifugao. Maraming maraming salamat po, Ma'am Maricel Pakilman. Mag-ingat po kayo palagi, Ma'am, at God bless po sa inyo. Thank you po. Salamat, Brotherhood 619 TV channel. Thank you so much, Sam TV Vlogs. Salamat, kapatid Mike Cravings. Thank you for watching. Kevin Reyes, watching from Cyprus. Salamat, Pyrite Channel PH. Thank you so much for watching. Salamat, Denz Tribe TV. Thank you so much, Maestro Butch Melam, Manuel Abella Jr., watching from Cavite. Maraming maraming salamat, Maestro. Salamat, Isense Corner, and smile ka naman. Salamat, thank you so much for watching. Itology Argine. Salamat, Sis Kaiser 21 Lover. Thank you so much for watching. Hey Jude Vlog, salamat. Jenny J. Segundo, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi, Ma'am Jenny. Okay, God bless po rin sa inyo. Salamat po. Thank you so much, ROSNOF, Rosnoff. Salamat, Gerwin Pankubit, watching from Japan. Arigato gozaimasu. Thank you for watching. I love your boss, Sunny Boy Jr., thank you so much for watching. Cool and Mom Vlogs, watching from Saudi. Thank you so much, kapatid, for watching. Clooney Photography, thank you so much for watching and for your support. Thank you so much. Salamat, kapatid, Namra TV, watching from Italy. Thank you so much. At God bless din sa'yo, kapatid, at sa iyong pamilya. Salamat, Lino Vertudes, thank you so much for watching. Bicolano Explorer, salamat po for watching. God bless po sa inyo. Ma'am Maria Cecilia Lopez, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong suporta. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo. Salamat, Pakbet at iba pa. And welcome back. Thank you so much for watching. Salamat, Renaline. Maraming maraming salamat, Pretty Woman, sa inyong panonood sa amin. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo, Pretty Woman. Salamat po. Thank you, Anna Haruna, watching from Japan. Arigato gozaimasu.
Thank you so much for watching, Ma'am Ana Haruna. Salamat, Brotherhood 619 TV Channel. Ma'am Analiza Beltran, maraming salamat po. Leo daw po siya. Maraming salamat po sa inyong panonood sa amin sa araw-araw, Ma'am Analiza Beltran. Thank you so much po for watching. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo. Salamat, Red Rose Vlog. Okay, OFW Ilocanas Best. Thank you so much for watching. Salamat, Celia Gabriel. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi, Ma'am Celia Gabriel or Celia Gabriel. Okay? God bless po sa inyo. Thank you so much for watching. So, yan po ang mga komento na natanggap natin sa nakalipas na 24 oras. Again, wala po kami dito kung wala po kayo. Kaya, maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong panonood. Magkita-kita po ulit sana tayo bukas. Okay? Muli po, ito po ang inyong Tarot, Gabay at Horoscope para sa araw ng Linggo, July 12, 2020. Marami pong salamat at mag-ingat po kayo. God bless po! Ang tanging permanente sa mundong ito ay ang pagbabago. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-